as it was in the beginning. Yeah, as it was in the beginning. Walang tao rito. As it was in the beginning. Buti na lang walang tao. You know, welcome back guys. Kalimayunan po, nandito na naman tayo. No? Wala po tayong bariyang i-review ngayon. Nandito ako sa may dating pwesto, sa Kubo-Kubo. Kailangan nagre-reflect. No? Ayan. At sa mga bago lang sa ating channel, siyempre mag-subscribe na po kayo guys. Huwag kayong magpapahuli para lagi tayong updated. Ha? At siyempre, yung mga dating na dyan, alam nila na nagre-review tayo. Nagbibigay tayo ng mga impormasyon. Yan, sa mga barya natin, mga PSP series coins at new generation coins, yung NGC. Ayan. So, ang pag-uusapan po natin guys, sabi ko nga, wala tayong coins. Ang mga collector kasi, di ba, parang coins yan eh. Maraming uri. Yung mga coins natin, napakaraming uri niyan. Diba, parang ganun din pala ang mga coin collector, mga hunter. Mga hunters na tinatawag tulad nyo, mga hunters kayo, di ba? Mga numismatic, mga numismatis. Ayan, once na nag-aral kayo, nagsimula na kayo mag-aral, mangilatis, magpag-aralan ng history ng mga coins, kayo po ay maituturing ng mga numismatis. Ayan. At bilang isang coin collector pala guys, maraming uri yan eh, di ba? Kaya pagkatapos ng video natin ngayon, i-comment nyo dito no, para malaman natin kung anong klaseng mga coin collector kayo. Kasi sabi ko nga, maraming uri o type ng mga collector, di ba? Kaya isa-isay natin yan yung sa tingin natin. Kusang uri ng coin collector ka na bibilang. Ayan, unahin natin yung tinatawag nilang the classic hunter. Ito yung mga coin collector na gusto nilang mapalawak, 'di ba, yung or makumpleto yung mga nasa listahan nilang mga coins, no. Yung typical na halos karamihan ni. Eh. Ganon, 'di ba? Ganun naman tayo kahit man ako, gusto kong makumpleto yung aking mga kinokolektang mga coins. At siyempre, meron ka mga list niyan. Ayun. Nag-e-effort ka, may mga effort ka para ma-hunt yung mga coin na magpapakumpleto sa iyong mga collection. Yan po yung tinatawag nilang the classic hunter. Ayan. Tapos napansin ko lang din guys, no, karamihan sa mga coin collector, mga numismatis, no, karamihan ay lalaki, no. May mga ilan-ilan dyan, mga babae, pero mas marami ang mga lalaking coin collector. So ayan, no, the classic hunter yung una. At guys, yung pangalawa naman na uri ng coin collector, ito yung mga coin collector na gusto nilang magkaroon ng magandang profit sa kanilang mga pinopurchase na mga barya. So sa madaling sabi guys, no, nagbabay, bumibili yan sila at ibinibenta din nila, no. At yun nga, nagiging negosyo yan. Siyempre, bibili nila tapos magkakaroon sila ng profit dyan, no. Maaaring eventually, no, pagtagal-tagal, palilipasin nila, itatago muna nila yung mga valuable nila mga coins, yung mga rare coins nila. At kapag meron na naghanap, syempre pag may bumili niyan, ipapasa niya yan, no? Ibibenta niya yan ng mas mahal, maaaring doble or triple pa nga doon sa halaga ng kanyang pagkaka-purchase. So ayan yung tinatawag nila the speculator yan eh. Ayan, so nakuha ko lang itong mga uri ng mga coin collector. May nabasa kasi akong website na binasa ko lang naman doon. At English na siyempre, kung ano lang yung pagkakaintindi ko. Ayan, so sinishare natin sa inyo guys. So ayan yung pangalawa ng uri ng coin collector. Okay, punta naman tayo guys sa pangatlong uri ng coin collector. Ito yung mga coin collector na gusto nilang i-enjoy yung beauty, no? Yung kagandahan ng mga coins na kanilang
kinokolekta, no? Kasi may mga coin collector na para sa kanila ay yun yung tawag dito, yung libangan na nila. So sa paglibang nila yan, ayan na naman tayo, nagugulo na naman, no? Sa paglilibang nila na yan, di ba? Pag wala silang ginagawa, nagre-relax sila, yung kanilang mga kinokolekta, syempre tinitignan nila yan, eh. Binabalikan nila yan, nire-review nila lahat yan, yung kanilang mga nakukulit ng mga bariya, at nagkakaroon sila ng magandang pakiramdam kapag kanilang pinagmamasdan itong kanilang mga nakulit ng mga coins, yung kagandahan ng mga bariya. At sa kabila ng kagandahan ng mga bariya, syempre nandyan yung history, no? At bakit ba sila naging masaya? Doon may satisfaction kasi dyan, eh. Diba? Nag-effort ka dyan, binili mo yan, no? Gumastos ka dyan kasi gusto mong makuha yung coins na yan kasi nagagandahan ka. Koleksyon mo, libangan mo. So, ayan, yung pangatlong uri ng coin collector. So, mamaya i-comment nyo guys kung anong uri kayo. Nakakatatlo na tayo, diba? Kung maaaring marami na sa inyo dyan, ay isa dyan sa tatlo na yan, yung classic hunter, no? The speculator, at itong pangatlo na to. Ayan, so punta tayo sa pang-apat. Okay guys, tuloy-tuloy tayo sa pang-apat na uri ng coin collector. Guys, itong pang-apat na coin collector na to, ito yung mga coin collector na masasabi natin may pagka perfectionist, no? Bakit perfectionist? Ano ba pagkaintindi nyo sa perfectionist? Diba? Perfectionist ka sa larangan ng mga pagkukolekta ng bariya. Ibig sabihin, perfectionist yan, yung para lang sa kanila, ang gusto lamang nilang ikolekt, yung talagang napakagagandang bariya. Yung mga tinatawag nilang maganda, yung specimen ng bariya, no? Yung masasabi natin, yung hindi pa umikot sa merkado, no? Hindi pa umikot sa sirkulasyon. Siyempre, yung mga bariya na yan, itong mga gantong klaseng coin collector guys, iba effort nito. May mga pondo yan, syempre. Paano ka makakuha ng napakagandang specimen ng bariya? Yung iba nga dyan, baka meron ng contact sa pagawaan mismo ng mga bariya sa mga central bank, kasi bawat bansa ay may kanya-kanyang central bank, eh. Diba? So, para makakuha ka ng ganyang kagandang mga bariya, yung mga very good specimen na yan, yung mga grade 70, numeric grading na tinatawag na yan, diba? Talagang mag-e-effort ka na dyan, full effort ka na dyan, kumbaga kasi perfectionist kayo, no? Yung perfecto pangyari ng isang bariya. Talagang pakikilatis mo yan. Yung iba niya, may mga contact pa yan sa mga malalaking korporasyon, no? O kumpanya na nagkikilatis talaga ng mga bariya, katulad ng mga numismatic guarantee corporation. Hindi sila yan kasi nasa ibang bansa yan. Ito kasi sa atin, meron tayong n.nemista.com, yung isa sa ating laging pinakikita, yung ginagamit natin para makapagbigay tayo ng mga value at yung mga percentage, yung frequency ng ating mga BSP series na coin. So ayan guys, perfectionist yan, tinatawag nila yan. Gusto lamang nila yung magaganda ang specimen ng kanilang i-collect. Okay guys, panglima. Yung panglima nga guys, susunod na lang, no? Ayan, so okay lang yan. Next time na lang para meron pa tayong magiging content sa susunod, kasi kung lalahatin natin ngayon yan, masyadong magiging mahaba yung ating video. Sa tansya ko nga, aabot na tayo ng 10 to 12 minutes. Kung sa ngayon lang, ito pa lang, no? Ilang pa lang na ibibigay ko sa inyo, apat pa lang. Ilang minuto na agad. So, susunod naman, abangan po ninyo yan, ha? Huwag po ninyo kalilimutan yan. So, shout out. Ayan, shout out po sa lahat ng ating mga members. Ayan, yung mga nag-effort. Diba, nag-effort sila yung mga members. Kaya naging members sila sa Kalime Online Hunters. Nag-effort sila, kinilik nila yung join button, katabi ng subscribe button. At kung gusto nyo rin po maging member ng aking channel, i-click nyo na yung join button, at dapat meron po kayong GCash para makumpleto ang inyong proseso sa pagiging member natin. So maraming salamat, no? Shout out. Ganun din sa mga avid viewers natin, mga subscribers. At tune din syempre sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Ba guys, ayan, no? Subscribe. I-click mo yun. Subscribe button. At subscribe button. At i-click ang notification bell. Yan. Para palagi kang updated pag meron tayong mga bagong videos kagaya nito, di ba?
So kahit paano meron tayo napupulot. Unti-unti, paunti-unti na yan. Pag may napupulot ka, pag lumaki yan, dadami yan, diba? Saan ba nag-uumpisa ang malaki, kundi sa maliit. So yan guys, hanggang dito na lang ating content. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, so God bless you all guys. Kita-kits tayo sa susunod.